Hello guys, magandang araw po sa ating lahat at magandang araw po sa lahat na manonood ng video ito. Magandang araw po sa inyo. Sa video natin ngayon guys, magbibigay tayo ng mga ideas para sa beddings, kung ano ba yung magandang gamitin. Kasi maraming nagko-comment kung ano daw po yung alternative beddings na ginagamit namin para hindi po nagpapanghi yung kulungan. Actually guys, nagawa ko na to ng video yung sa mga beddings, yung DIY beddings, yung beddings na ginagamit namin sa breeder, meron na po. Yun. Kaso, yun, may mga nagtatanong pa rin, kaya kailangan natin siyempre magbigay ng tips para matulungan natin sila para hindi sila maging magasto sa mga beddings nila. Tapos siyempre, may mga katanungan din tayo na mga sasagutin pa. Pero bago tayo magsimula guys, kung di pa kayo nakasubscribe sa YouTube channel namin, please click subscribe and the bell button para ma-notify pa kayo sa iba naming videos na i-upload. So yun guys, simulan na po natin. Okay guys, unahin natin yung unang tanong kung ano ba yung ginagamit namin as alternative beddings. Maliban sa kusot, kung ano yung ginagamit namin. So yun. Dito sa amin guys, hindi po kami gumagamit ng kusot dito o yung mga palutsina. Kasi hindi po talaga safe yan para sa mga hamster natin. Yun. Pero maraming ibang nag-aalaga ng hamster na ayan po yung ginagamit nila. Pero para sa amin kasi, hindi ko ina-advise na gumamit ng palutsina. Kasi hindi naman po talaga yan safe para sa mga hamster. Kung mapapansin nyo, maraming group sa Facebook na nagtatanong bakit yung mga ibang beddings nila may mga amoy ganun, kasi nga bumibili lang din sila ng mga kusot. So hindi natin nasisigurado kung malinis ba yun or safe ba gamitin yun para sa mga hamster natin. Kaya ang ginagawa namin dito is gumagawa po kami ng beddings. Yun. Kung hindi paper beddings, mayroon po kaming rice hull at carbonized rice hull. Ganun po yung ginagawa namin. Sa mga dati kong video, mapapanood nyo po yung carbonized rice hull as beddings namin. Tapos mayroon din po kaming egg tray na beddings. Tapos yun, yung rice hull lang hinahalo namin sa carbonized. Ayun po yung ginagamit namin beddings. Bakit ito yung ginagamit namin beddings? Tapos bakit ito yung ina-advise ko sa mga gustong mag-alaga ng hamster or sa mga nag-aalaga na. Tapos meron naman silang mapagkukunan ng rice hull. Kasi guys, yung rice hull na to guys, lalo na pag uling na siya, nakaka-absorb talaga siya ng odor. Kung mapapansin nyo, di ba sa mga rep nyo minsan, yung may mga amoy na rep, nilalagyan ng uling ng magulang nyo ganun. Tapos na-absorb yung amoy, so nawawala yung mabahong amoy. Ganun din po yung rice hull natin. Kasi pag carbonized na po siya, or kahit hindi pa nga carbonized, nakakatulong na siya para maless yung odor. Ganun po. Kaya ginagamit namin dito, carbonized rice hull, tapos hinahaluan pa namin minsan ng egg tray or paper beddings. Ganun po. Yung carbonized rice hull guys, napakatipid po nito kasi kahit hindi ka magpalit ng beddings, as long as carbonized rice hull, kunyari, kung dati, every week nagpapalit ka. Ngayon, pag gumamit ka ng carbonized rice hull, hindi ka po every week magpapalit. Pwede ka magpalit every 2 weeks, or pwede umabot pa ng 1 month. Ganon, depende po sa paggamit mo ng carbonized rice hull. Ngayon, kung purong carbonized rice hull yung gagamitin mo, tapos may sandbat ka pa, talagang matagal bago ka magpalit kasi hindi po talaga papanghi yung beddings mo, lalo na kung may sunbat ka din. Tapos hindi talaga mag-aamoy. So ganun yung ginagawa namin. Ngayon naman, kung hahaluan mo yung carbonized rice hull ng iba, advice ko sa'yo, mas maganda papel para mas ma-absorb din yung mga liquid na nilalabas ng hamster natin, kagaya ng mga urine. Ganun. So kailangan may mag-a-absorb din ng liquid para hindi masusok yung beddings. Ganun po. So yun, ayun po yung alternative beddings namin dito sa hamstery.
So wala kaming kusot, hindi po kami gumagamit niyan. Carbonized rice hull lang po. Or rice hull, tapos egg tray, pepper beddings. Ayun lang po yung ginagamit namin. So yun. Tapos may tanong pa guys, kung pwede daw po i-breed yung golden hamster sa TBH. Actually guys, pwedeng pwede po. Kasi parehas po yan sila Syrian. Syrian hamster po sila parehas. Ang nangyayari kasi dyan, may pure kasi na golden hamster at may pure din po na TBH. Ngayon, kung gusto mo magpalabas ng pure, hindi mo siya i-breed sa TBH. Kung may golden hamster ka at gusto mo magpalabas ng pure, hindi mo i-breed sa TBH. Ganun po. So, ang nangyayari kasi, dito kasi sa amin, iniiwasan namin na mag-combine silang dalawa. Kasi pangit yun pag yung golden hamster mo, i-breed mo sa TBH, tapos ibebenta mo yung mga pups. Ganun, sasabihin mo, pure breed na golden hamster, pure breed na TBH. Pag breed na nila, may lalabas pala na golden hamster or TBH. Ganun, so mapabad record po kami. Kaya ang ginagawa namin, pure lang po talaga na golden hamster, pure na TBH. So, ayun din po yung advice ko sa gustong mag-breed at sa mga nagki-keep. Siguraduhin po natin na pure po yung gagamitin natin para hindi tayo magkakaroon ng mga doubt pag magbebenta na or pagbibili tayo sa iba. Ganun po. Tapos itatanong din natin yung pedigree, kung ano yung pinanggalingan, para sure tayo na pure breed po yung mabibili natin. Ganun. Tapos, meron pang tanong yung... Ano ba to? Yung sa dextrose powder naman guys. Sa 1.5 liters guys, ang nilalagay namin dyan is 3 kutsara. So, sa 1 litro, 2 kutsara. Ayun po yung ginagamit namin sa dextrose powder. Tapos, every 2 days, kung hindi naubos yung dextrose powder ngayong sa 2 araw, pinapalitan na po namin yan. Ganun. Pero dito sa amin, so, malalakas kasi uminom yung mga hamster. Kaya minsan hindi na umaabot ng 2 days, nauubos. So, nagpapalit na kami ng regular water lang. So hindi kami dito gumagamit guys ng mga yung mga process na water. Pero pwede naman kayo gumamit ng mga mineral, wag lang yung sa mga gripo kasi may chlorine po yan. So ang ginagamit lang namin dito yung sa mga poso or mga balon, ganun po. Ayun lang po yung ginagamit namin as water para sa mga hamster namin at rabbit din. Yun. So yun guys, sana naliwanagan kayo sa mga tanong nyo. At kung may mga katanungan pa kayo, mag-comment lang kayo sa comment section natin, tapos sasagutin ko po yan. So yun guys, marami pong salamat. Hanggang dito na lang po. Ulitin ko, kung di pa kayo nakasubscribe sa YouTube channel namin, please click subscribe and the bell button para ma-notify pa kayo sa iba naming videos na i-upload. So yun guys, maraming salamat po.